Marahil ay marami sa atin ang hindi nakakakilala o ngayon lang maririnig ang pangalan ng bandang Smash Mouth. Pero sinisigurado ko na naging parte ng kabataan natin ang kanilang mga awitin na Walking on the Sun, cover song na I'm a Believer, at ang walang kamatayang All-Star. Parang nababasa ko ang iniisip mo ngayon. Sinasabi mo sa sarili mo na sila pala yung kumanta nun, diba? Ang Smash Mouth mga idol, ang isa sa mga naging pinaka-successful na banda noong late 90s hanggang early 2000s. Lalo na noong gawing immortal ng pelikulang Shrek, ang kantang All Star na lalong nagpasikat at nagbigay ng yaman sa banda. Pero tulad ng napakaraming successful na banda, bukod sa nakakahangang kwento ng kanilang pagsisimula at pag-akyat patungo sa tuktok ng kanilang pangarap, meron ding pangyayari na pagsisimula ng kanilang pagbagsak at pagkasira, lalo na sa bukalista ng mga ito na si Steve Harwell. Sa kasagsagan kasi ng kasikatan ng banda noong 2001, ay bigla ding nangyari ang trahedya na naging pinakamadilim na parte ng kanyang buhay na makakaapekto nga ng malaki sa kanyang pagkatao at maging sa karera din ng banda. Ano nga ba ang nangyaring ito na nagpalala ng kanyang depresyon at nagtulak kay Steve para malulong sa masasabi mang bisyo na naging isa nga sa dahilan ng kanyang maagang pagpanaw sa edad lang na 56 nito lang September 4, 2023. Oo mga idol, kamamatay lang niya noong ginagawa ko ang script nitong video natin. Halika at ating sabay-sabay na kilalanin ang bandang Smash Mouth. Alamin natin kung paano silang nagsimula, gaano sila kasumikat at nasaan na nga ba sila ngayon. Magsisimula ang kwento ng banda sa bukalista na si Steve Harwell na dati ay nasa hip-hop o rap group na FOS. Punong-puno ng pangarap ang grupo. Pero noong naglalabas na ang mga ito ng kanilang single, biglang lumabas ang biglang sumikat na si Snoop Dogg na ayon kay Steve Harwell ay bumago ng lahat. Isang araw na nagpunta si Steve at manager nitong si Robert Hayes sa radio convention sa Las Vegas, napanood naman ng mga ito ang isa pang rapper na si MC Hammer na siguro nga mga idol ay naramdaman at nakita niya ang katotohanan na sobrang tindi ng kompetensya ang kanilang kakaharapin. Kaya dun din sa lugar na yon ay nagpa siya itong sumuko na lang sa hip-hop at sinabi sa kanyang manager na gusto niyang magsimula na lang ng isang alternative rock band. Nagulat man ay iginalang naman ng manager nitong si Robert Hayes ang desisyon ng kanyang talent. Katunayan ay ipinakilala pa nito si Steve at kaibigan nitong drummer na si Kevin Coleman sa mga miyembro ng dati niyang minamanage na banda na Laka Daddy. Dito nila nakilala ang guitarist at songwriter na si Greg Camp at bassist ng mga ito na si Paul Delisle. Kalaunan ay naging magkaibigan ang mga ito at dumating ang araw na nagpa siyang magbuo ng bagong banda noong 1994 na tinawag ngang Smash Mouth. Kinuha nila ang pangalang ito sa isang term na ginagamit bilang isang offensive system sa larong football. Hindi naman naging ganun kadali ang kanilang pagsisimula. Kahit gumawa ng kanilang pangalan sa kanilang lugar ay hindi nila magawa. Hanggang isang araw ay biglang pinatunog sa San Jose radio station na Komi ang kanta nilang Nervous in the Alley na kahit papaano ay nakapagbigay sa kanila ng kaunting fanbase. Magbabago lang ang lahat noong isang dating alternative rock DJ na ngayon ay isa ng kilalang American radio and TV personality na si Carson Daly ang nagpakilala talaga sa banda sa malawak na mundo ng rock music scene. Nagkaroon kasi ito mga idol ng isang gig sa isa sa pinakamaimpluensyang radio station sa Los Angeles, California na KROQ Radio at daladala nga nito ang kanta ng Smash Mouth na Walking on the Sun. Na sobrang napapanahon ang lyrics dahil inspired yun sa sobrang viral na panggugulpi ng mga pulis sa isang lalaki na nagngangalang Rodney King. Pinatugtog ito ni Carson Daly na kasama ng mga sikat na kanta ng mga bandang Nirvana, Green Day, No Doubt at Pearl Jam. At mula nga nun mga idol ay dumagsana ang mga recording companies na gustong makuha ang banda na sa huli nga ay Interscope Records ang nagwagi na sa karagdagan ng panibagong miyembro na keyboardist na si Michael
Closter ay inirelease nila bilang single ang Walking on the Sun na agad ay pumalo sa number 2 ng Billboard 100, number 1 sa Billboard Modern Rock Tracks, US Adult Top 40 at US Alternative Airplay. Nasundan ito ng pag-release ng kanilang debut album noong July 8, 1997 na tinawag na Fushyumang, kabilang nga ang mga single na Walking on the Sun, The Fonz at Why Can't We Be Friends. Pumalo ito sa number 19 ng Billboard 200 at number 2 naman sa US Hit Seekers album, na certified din ito bilang double platinum ng Recording Industry Association of America. Kaya masasabi natin, mga idol, na sobrang successful ng pagsisimula ng banda. Pero ganun pa man, dahil nga sa iisang kanta lang ang nag-hit sa album na ito, ay marami ang nagduda sa kakayahan ng banda. Marami ang nagsabi na mapapadagdag lang umano ang Smash Mouth sa listahan ng mga one hit wonders, lalo na nga at lumipas pa ang isang taon na hirap pa rin ang bandang makagawa ng kantang hihigit sa Walking on the Sun. Katunayan, mga idol, ay na-reject nga ng kanilang record label ang kanilang ipinasa na sunod na studio album dahil sa kawalan nito ng mga awiting may kakayahan na mag-hit. Samantala, noong panahon na yon ay ang daming natatanggap ng bandang mga sulat mula sa mga kabataang umano ay nabubuli dahil sa pagsuporta sa kanila. Kaya dito ay nagsimulang magsulat ang banda ng isang kanta para sa mga kabataang ito. At sa hindi nga inaasahan ay ang kanta pang ito ang magdadala sa kanila sa mas matindi pang kasikatan, ang All Star. Kabilang ito sa pangalawa nilang album na Astro Lounge na inirelease noong June 8, 1999. Kabilang ang iba pang mga singles na Can't Get Enough of You Baby, Then the Morning Comes at Waste. Pumalo ito sa number 6 ng Billboard 200 at na-certified naman bilang 3 times platinum. Ginamit ang kantang All Star sa mga pelikulang Mystery Men at Inspector Gadget noong 1999, Digimon The Movie noong 2000 at Rat Race at Shrek noong 2001. Idinagdag din nila sa soundtrack ng Shrek ang kanilang cover song na I'm a Believer ng The Monkees. Na sobrang nag-hit din at nagbigay sa banda ng matinding kasikatan, lalo na at naging blockbuster franchise pa ang animated film na Shrek. Kaya sobrang lumaki pa lalo ang kasikatan ng kanilang awitin na All Star, na halos natabunan na nga ng kasikatan nito kahit ang mismong pangalan ng banda. Ang problema lang, mga idol, ay nagkaroon ng malaking katanungan ang buhay ni Steve Harwell. Aanin mo ba ang lahat ng kasikatan at lahat ng mayroon kang yaman kung mawawala naman sa'yo ang buhay ng pinakamamahal mong anak? Sa kasagsagan ng kasikatan ng banda ay pumanaw ang 6-month-old lang na anak ni Steve Harwell dahil sa sakit na leukemia. Nagbigay ito ng matinding dagok at bumago sa pagkatao ni Steve. Mas nalulong ito mula noon sa mga bisyo dahil iniisip nito na hindi nasagip ang buhay ng kanyang anak ng kasikatan at pera na mayroon siya noong panahon na yon. Mas lumala pa dito, mga idol, ang kanyang problema sa depresyon. Hindi rin ito naging masaya sa kapalit ng kasikatan na tinatamasa ng banda dahil nauso noon ang memes na Shrek kung saan nga inakalagkad din ang banda sa tampulan ng biruan at katatawanan. Madalas din silang tawagin noon na The Shrek Band. Samantala ay ibinilang naman ang banda sa pangatlo at self-titled album na Smash Mouth noong November 27, 2001 ang cover song nila na I'm a Believer, kasama ang mga singles na Pacific Coast Party at Holiday in My Head. Pero bigo na nitong makuha ang success na katulad ng nakamta ng mga sinundang album. Nag-release sila ng pang-apat na studio album na Get the Picture noong August 5, 2003. Pero dahil sa nagpatuloy ang pagbagsak ng popularidad ng banda ay binitawan na sila dito ng Interscope Records. Nagkaroon na din sila dito ng pagpapalit-palit ng mga miyembro. Hindi na din sila nagkaroon pa ng kahit anong nag-hit na kanta sa mga sumunod nilang album na The Gift of Rock noong 2005 at Summer Girl noong 2006. Nasundan na ito ng pag-alis sa banda noong taong 2008 ng gitarista at songwriter na si Greg Camp dahil na din sa kawalan ng pakundangan ng management sa pagpapagamit ng kantang All Star, dahil maririnig mo na ito sa advertisement ng kung ano-ano at iba't ibang produkto. Nagpatuloy naman ang banda at nakapag-release pa ng album na Magic noong 2012, pero nasundan na ito ng mga kontrobersya na kinasangkutan ni Steve Harwell.
Madalas na kasi itong makitang nakikipag-away sa mga fans sa social media man o sa kanilang mga konsyerto. Noong 2013 ay nagsimula nang ma-diagnose si Steve sa mga komplikasyong may kinalaman sa utak at puso na nakakaapekto na sa kanyang pagsasalita at kanyang memorya. Sinasabing epekto ito ng matinding substance abuse. Noong 2015 ay naging headline naman ito noong makita itong pinagbabanta ang gugulpihin ang isang fan na nagtapo ng tinapay sa stage. Pero kasunod na din ito ang pagsama pa ng kalagayan ng kanyang kalusugan na sinabayan pa ng pagtindi ng kanyang depresyon. Katunayan mga idol ay nag-collapse pa nga ito sa stage at isinugod sa ospital noong taong 2016. Huli itong nabalita noong 2021 dahil na naman sa paikipag-away at pagbabanta nito sa mga fans na nasundan naman na ng kanyang pagre-retiro dahil wala na din itong kakayahan na sumama pa sa mga tours. Nito lang September 3, 2023 ay inanunsyo ng manager nitong si Robert Hayes na nasa huling stage na umano ang liver failure ni Steve. At kinabukasan nga, September 4, 2023 ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Aktibo pa rin ang Smash Mouth hanggang sa ngayon sa pangunguna ng natitirang original member na si Paul Delisle. Nagkaroon ang mga ito ng 7 studio albums, 4 na compilation albums, 13 music videos at 19 na singles. Naging isa man ang boses ni Steve Harwell sa mga most recognizable voice sa kanyang kapanahunan, eh siguradong hindi natin maiiwasang hindi malungkot sa nangyari sa kanyang buhay. Siguradong kahit sino ay mararamdaman kung gaanong kasakit ang kanyang kalooban sa pagkawala ng kanyang baby. Lalo na at alam naman natin sa sobrang kasikatan ng kanyang banda noon, eh siguradong hindi rin siya nagkaroon ng sapat na panahon para makasama ang kanyang anak na yon. Kaya siguro ganun katindi ang naging epekto sa kanya ng pagkawala nito.